Mahigit 275,000 na ang namatay at mahigit 1.3 million na ang gumaling. Isa po sa mga kumpirmadong COVID positive, staff sa White House. Nakatutok si Salima Refna. Nakipag-usap pa sa ilang reporter si Katie Miller nitong Webes. Press Secretary siya ni U.S. Vice President Mike Pence at asawa ni White House Immigration Advisor Stephen Miller. Kahapon. Tested positive. She hasn't come into contact with me. Spend some time with the Vice President. Negatibo naman sa COVID-19 sina Pence at Trump. Hindi pa malinaw kung na-test na si Stephen Miller. Nauna nang nagpositibo sa virus ang isang valet ni Trump. Kasunod nito, sinabi ng White House na araw-araw nang i-COVID test sina Trump at Pence. Sa Brazil at Russia, tig mahigit 10,000 bagong COVID cases ang naitala kahapon. Ito na ang ika-anim na sunod na araw na mahigit 10,000 ang naitalang bagong COVID cases sa Russia, kung saan mahigit 177,000 na ang may COVID. Sa Italy naman, unti-unti nang tinatanggal ang mga paghihigpit sa halos 2 buwang lockdown. Ibinalik na ang pampublikong transportasyon, pero limitado ang pasahero kada biyahe. Kaunti pa rin ang tao sa mga tourist attraction. Mahigit 217,000 ang COVID cases sa Italy, pangatlong pinakamarami sa mundo. Mahigit 30,000 ang patay. Sa gitna nito, pinag-aaralan naman sa Hong Kong ang antiviral cocktail drug na nakatulong daw sa mabilis na pagaling ng mga may mild to moderate COVID infection. Gawa raw ito sa mga gamot na para sa HIV, hepatitis at multiple sclerosis. Ang mga nabigyan ng triple drug na wala ang coronavirus, 5 araw na mas maaga kaysa sa mga hindi nabigyan nito. Pero ayon sa researchers, limitado lang din ang trial kaya kailangan ng dagdag na pag-aaral. Susuriin pa kung uubra din ang antiviral cocktail sa mga pasyenteng kritikal. Salima Refran, Nakatutok, 24 oras.